Kamusta? Andrew nga pala ng aklan. 50 anyos at isang masugid mong tagapakinig. Itong kwento ko na ito ay nangyari naman sa Kapis. Mga panahong ako ay mga lagpas 20 anyos pa lamang at nagtatsagang magtrabaho sa isang palaisdaan. Taong 1998 nang mangyari ito sa probinsya ng Kapis. Ang tsuhin ko na tawagin nating Tito Edward ay naunang magtrabaho sa palaisdaang ito sa Kapis. Mga 2 taon na siyang nagtatrabaho doon sa palaisdaang ito. Bago niya naisipang kunin ako. Nalaman kasi niyang naghahanap ako ng trabaho noong mga panahon na iyon. Kaya inimbita nga niya akong pumasok doon bilang bantay doon sa palaisdaan. Umalis daw kasi ang isa nilang kasama, kaya naghahanap daw ang kanyang amo ng isa pang bantay. Nung sinabi yun sa akin ni Tito, agad na akong nagpaalam sa nanay ko at pumayag naman ito. Kaya hindi na ako nag-alinlangan pang tanggapin ang trabaho. Nung mga panahon po na iyon, 2,500 lang po yung sweldo namin, pero libre naman ang pagkain at may kalahating sako rin po ng bigas para sa mga pamilya namin kada buwan. Sa totoo lang, sobrang laking bagay na po yun nung panahon na iyon. Bihira ka nang makakita ng amo na ganon. Ang laking pera din po ng sweldo namin para sa amin ng panahon na iyon. Siyempre, kung sa panahon po yun ngayon, napakaliit lang po nun. Sa unang araw ko pagdating ko doon, pinakilala lang ako sa amo namin. Tapos sinabi nga sa akin ng amo namin yung sweldo at kung ano yung aming mga responsibilidad sa trabaho. Sinabi rin niyang bawal uminom sa labas ng palaisdaan kapag oras ng trabaho. Pwede naman daw sa gabi pero kami-kami lang na mga bantay. Bawal magpapasok ng iba doon. At bawal din na lumabas kami para mag-inuman. Sa loob lang dapat at sakto lang na hindi naman yung tipong hindi namin magagawa yung mga trabaho namin. Yun lang yung paalala sa amin ng amo namin noon. Sinasabi ko po yung lahat ng ito dahil may kinalaman nga po ito sa kwento. Mga 1 buwan na yata ako doon nung magsimula yung kababalagan. Isang gabi, katatapos lang namin mag-harvest ng bangus noon kaya medyo nagkayaan din kaming mag-inuman. Nga pala, 3 lang kaming bantay doon. Yung tsuhin ko, ako, at 1 pang bantay na tawagin naman nating Berto. Itong si Berto, kasama niya ang kanyang asawa na nagbubuntis noon. May kanya-kanya naman kasi kaming kubo. Tanduay pa yung iniinom namin noon at nasa kubo kami ng tsuhin ko. 1 bote lang naman. Sakto lang na pangpatulog pagkatapos ng 1 nakakapagod na araw. May bago pong biling rechargeable na flashlight yung amo namin noon. Itong mga panahon na ito, bagong uso lang din po yun doon sa lugar namin, kaya medyo tuwang-tuwa kami. Habang nagiinuman, sinubukan po naming gamitin yon. Inilaw-ilawan ko lang yung paligid para lang masubukan yon. Medyo malalayo yung mga agwat ng mga kubo namin. Malawak din kasi yung palaisdaan. Dinaanan ko na yung kubo nila Berto. Tapos nilipat ko naman ng dahan-dahan yung ilaw papunta doon sa kubo ko. Nung biglang inagaw yun sa akin ni Berto. Teka, sandali lang pre. May napansin ako doon sa may kubo namin eh. Sabi po nito. Yung mga pilapil po kasi, medyo malapad rin na meron na ngang tumutubong mga makakapal na mga damo sa gilid. Kung nakapunta po kayo sa mga malalawak na palaisdaan, malamang alam po ninyo yung tinutukoy kong itsura ng pilapil. Nung inagaw na po niya yung ilaw at inilawan nga ulit sa may kubo nila, doon po sa likod ng damuhan, may napansin nga kaming gumagalaw nung inilawan nga yun ulit ni Berto. Parang hayop lang pero nung tignan naming mabuti, parang taong nakayuko na gumagapang na nagtago lang nung tinamaan ng ilaw doon banda. Medyo maitim pero halatang tao talaga sa anyo nun. Kaya nagtaka agad kami. May pumasok na magnanakaw dito.
Tignan natin dali. Sabi po noon ni Berto dahil may bakod po yung palaisdaan eh. Wala talagang dapat pumasok na ibang tao doon. Siyempre, nagmadali na kami at nagtayuan. Agad na kinuha ng tsuhin ko yung baril. Tumakbo kami agad. Habang iniilawan pa rin yung kung saan namin nakitang merong gumagapang na tao. Yung nasa isip lang namin noon, may magnanakaw dahil ayon kila Tito. May insidente rin daw noon na may nahuli rin silang magnanakaw sa palaisdaan. Pero nung papalapit na po kami doon at medyo nagsisigawan nga kami habang tumatakbo, bigla pong sumigaw yung asawa ni Berto na nasa loob nga po ng kubo. Sabay lumabas po ito ng pinto ng kubo nila at sumisigaw na meron daw aswang. Tinuturo nito yung parte kung saan may nailawan din kaming gumagapang. Nung medyo malapit na kami, nagulat na lang kami nung may biglang tumakbo mula doon. Parang pagapang yung posisyon pero napakabilis nung ilawan namin. Nasundan ito ng ilaw na mabilis ngang umakyat sa bakod. Hinding-hindi ko makakalimutan yung anyo nun. Parang tao pa rin pero ang itim na parang mabalahibo. At ang bilis po nung kumilos. Sa parteng yon, may kataasan po yung bakod na kahit sabihin pa pong gawa lang yon sa kawayan. Talagang mataas na bakod yon na kung normal na tao ay hindi maaakyat yon ng ganon kabilis. Yung mas nakakapangilabot pa po noon, nung nandoon na kami sa may bakod at inilawan nga namin yung nasa labas noon, isang pusang kulay itim na yung nakita naming tumatakbo. Nagtaka po kaming lahat kung paanong yung nilalang na nakita naming umakyat sa bakod bigla na lamang naging hayop. Binalikan namin agad yung asawa ni Berto na tawagin naman nating Belen. Agad po siyang tinanong ni Berto, "Belen, nakita mo rin ba talaga yung nakita namin?" Tanong po ni Berto noon. Sumagot naman si Belen na oo daw. At sa tingin daw niya, aswang daw talaga yung kanyang nakita. Kung sa bagay, paano nga namang maipapaliwanag yung nakita namin yon? Isang nilalang na parang nasaan yung tao pa pero napakaitim ng balat tapos bigla na lang pong naging pusa nung tumalo na ito palabas ng bakod. Hinahawak-hawakan ni Belen noon yung kanyang tiyan dahil nung makita daw niya yung aswang mula sa bintana ng kanilang kubo, doon daw talaga yon papunta. Gumagapang daw palapit sa kubo nila. Pero tumakas lang agad nung tumatakbo na nga kami papunta doon. Mukhang siya daw talaga ang punterya, lalo at buntis nga ito ng panahon na iyon. Hindi rin nagamit ng tsuhin ko yung baril niya sa pag-aalangan dahil parang tao nga rin yon. At ikinabigla din talaga niya ang aming nasaksihan. Kahit kaming tatlo noon talagang natigilan eh. Hindi na kami natuloy sa pag-inom noon at naglibot-libot na lang kami sa palaisdaan habang iniilawan ang paligid sa pag-asang baka makita pa namin yung nilalang na aming nasaksihan ilang minuto lamang yung nakaraan. Kung hindi ko pala sinubukang gamit-gamitin yung kakabili lamang na flashlight, baka hindi pa nga napansin ni Berto yung gumagapang doon sa damuhan sa may pilapil. E medyo malayo yon sa kubo ng tsuhin ko kung saan nga kami naroroon. Kinabukasan po niyan, bumili kami ng merienda sa may tindahan. Medyo hindi naman kalayuan doon sa palaisdaan. Nabanggit po ni Berto yung nangyari kina Aling Minda, yung may-ari ng tindahan. Nagdinginan sila ni Mang Rolly, yung asawa po nito. "Bakit po? May alam po ba kayo?" Tanong ko noon sa kanila dahil parang may ibig sabihin talaga ang kanilang mga tinginan. Doon na nga po nagsalita
ang dalawang matanda. Tinuturo nila ang bahay sa mayunahan pa ng tindahan na pinagmamay-arian nga ng matandang taga doon na tawagin naman nating Mang Ambo. Ang sabi po nila, yung nakatira dyan sa bahay na yan, isang aswang, bungad pa po ni Mang Rolly. Kagabi kasi, mga parehong oras din sa nabanggit ninyong oras kung kailan nga nangyari ang sinasabi ninyo. Galing ako sa lamay noon at pauwi na nung mapadaan ako dyan banda. Umihi lang ako sa gilid ng isang puno malapit dyan sa bahay ni Ambo. At nung tapos na ako at aalis na sana, meron akong narinig na paparating. Nung tignan ko, hayop lang yung tumatakbo. Pero tumigil yon sa may likod ng bahay at nakita ko rin talaga mismo. Pagpapatuloy pa po ni Mang Rolly. Ang sabi pa po nito, yung hayop daw na kanyang nakitang tumatakbo, nagulat na lang daw siya nang bigla na lamang naging tao. Nakita raw niya ang matandang si Mang Amboy. Siya raw talaga yung nagpalit ng anyo. Sabay pumasok na sa bahay niya na wala raw kahit anong saplot. Sabi pa nga ni Mang Rolly noon, binalaan nila kami na matagal na raw kalat sa kanilang lugar na aswang yung matandang si Ambo. Kaya mag-iingat daw kami, lalo at pabilog nga yung buwan ng panahon na iyon. Baka bumalik daw, kaya abangan na raw namin. Pagbalik nga namin sa palaisdaan, nag-isip na kami noon kung ano yung aming gagawin. Naisip ng tsuhin ko noon na pagsapit daw ng dilim, doon na raw dapat kami mag-abang sa kubo nila Berto. Pagsapit nga po ng dilim, naghapunan lang kami tapos doon na nga kami nagbantay. Talagang inantay po namin sa may ilalim po kami banda ng kubo nila Berto. Tatlo kaming nandoon. Bago kami magbantay doon sa ilalim, nakita ni Berto yung sako ng uling sa gilid ng kanilang kubo. Ginagamit namin yon kapag nagluluto. Naalala noon ni Berto ang mga kwento-kwento sa kanilang lugar na mabisa raw yung paraan para hindi kami maamoy ng aswang. Kaya kahit ayaw namin ng tsuhin ko, talagang ginawa na lang namin. Nagpahid kami ng uling sa mga balat namin at matyagang nagantay sa ilalim ng kubo. Kahit kaming tatlo halos hindi na magkakitaan dahil nga sa aming ginawa. Medyo maliwanag na yung buwan noon, pero dahil nasa ilalim nga kami ng kubo, talagang napakadilim doon. Hindi kami sakop ng ilaw ng buwan. At tamang-tama din yung pagpahid namin ng uling sa aming mga balat. Kaya mas lalong naitago yung aming presensya at parang hindi na talaga kami makita sa dilim. Mga bandang alas 9 pa lang, kumakahol yung aso doon sa isang parte ng palaisdaan. May mga aso din po kasing alaga, pero nung unang gabi, wala man lang kumakahol sa kanila na hindi namin alam kung bakit. Pero ilang sandali lamang yon, dahil pagkalipas ng mga isang minuto, agad ring tumigil yung pagkahol ng aso. Nung tumigil na yung mga pagkahol, narinig agad namin na merong paparating. Meron kaming narinig na yabag ng pae. Nakaramdam din kami agad ng pangingilabot. Hanggang sa may napansin kaming dahan-dahang lumalapit. Yung mata, nakikita namin. Yung refleksyon po nun sa liwanag ng buwan, talagang kitang-kita. Napakapula nun. Hanggang sa lumapit ng lumapit. Nasapat na nga yung distansya para makita namin kung ano yung papalapit. Isa po yung hayop. Kakaibang hayop na may kalakihan. Sa unang tingin pa lang, halatang hindi ordinaryo. Ito namang si Berto, sa galit niya siguro. Agad-agad na siyang gumapang palabas sabay pinutukan niya yung hayop. Sunod-sunod po yun. Hanggang sa maubos na nga yung bala ng baril. Ang problema lamang doon, hindi pa yon ganun kalapit eh.
nagpadala si Berto sa kanyang galit. Nakita na lang naming tumakbo yung hayop at mabilis na lang nawala. Masyado kasing nagmadali si Berto. Ngunit nung ilawa namin yung pinanggalingan ng hayop, merong bakas ng dugo doon. Tinamaan yun ni Berto pero hindi namin alam kung sapat na ba yon para mapatay niya. Gusto naming habulin eh, pero hindi namin pwedeng iwan yung trabaho namin. Malilintikan kami sa amo namin kapag nalaman niyang umalis kami ng ganong oras na walang matitira doon para magbantay. Pero hindi nagpapigil si Berto at umalis po ito sa kabila ng pagpigil sa kanya ng asawa niya at namin. Tumakbo agad ito papunta sa bahay nila Mang Ambo. Wala akong nagawa noon kundi sundan ito. Mabuti na lang at ginawa ko yon. Nagwala kasi si Berto doon sa harap mismo ng bahay ni Mang Ambo. Lalo na nga nung makita niyang merong dugo sa may labas ng bahay nito. Preskong dugo pa. Nahalatang bago lang. Ngunit naglabasa na po noon yung ibang mga tao at tinulungan nga nila kong awatin si Berto at iuwi. Dahil talagang kapag hindi ito pinigilan, papatayin niya si Mang Ambo. Mabuti na lang at narinig agad ng mga ibang taga doon yung kumosyon at agad nga silang naglabasan. Naging bali-balita po noon na ilang araw daw na hindi lumalabas ng bahay si Mang Ambo. May nakapagsabi naman sa amin na nakita daw nila itong iika-ika nung lumabas na ito. Meron daw sugat sa paa. Malamang siya nga talaga yung nabaril ni Berto. At hindi agad-agad naghilom yung sugat. Kahit pa sabihing merong kakayahan yung mga aswang na paghilumin yung kanilang mga sugat kapag dinilaan daw nila yon. Gawa kasi sa tanso yung bala ng baril. Iniuwi muna noon ni Berto ang asawa niya sa bahay ng kanyang mga magulang para doon manganak nang walang gumagambalang kung anong aswang. Dahil nga sa nangyari, kahit sa kabilang baryo, kumalat na yung tungkol sa matandang si Ambo. Pero umalis na lang po yata kaming tatlo sa pagtatrabaho sa palaisdaan. Pero buhay pa rin yung matandang yon. Lumipas lamang po yung mga taon at wala pa rin pong nakapatay sa aswang na iyon. Wala rin kasing patunay. Napakahirap gawin nun. Hanggang dito na lang din yung kwento kong ito. At maraming salamat po. Sa muli, Andrew nga po pala. Paalam. Jenny nga pala ng Catanduanes. 45 taong gulang na ngayon pero nangyari ang kwento kong ito noong kabataan ko pa. Nasa mga 20 anyos lang ako noon. Bagong panganak lang nang mangyari ito. Itong pagkabuntis ko na ito, yung dahilan kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ganun talaga ang buhay. Nagpakasal naman kami ng nobyo ko noon, bago pa nga ako manganak. Alam mo naman noon kapag hindi agad nagpakasal, talagang big deal yon. Lalo at mga Katoliko ang mga magulang ko. At medyo nakakahiya talaga para sa kanila noon kapag nabuntis ka na hindi pa kasal. Ulila na sa mga magulang yung asawa ko at mas matanda ito sa akin ng 3 taon. May bahay namang iniwan ang kanyang mga magulang. Kaya nung manganak na ako, doon ako lumipat para makapagsimula na kami ng sarili naming buhay. Mabait naman yung asawa ko. Umiinom din minsan pero sakto lang. At saka sinisigurado niyang na ibibigay niya naman ang mga pangangailangan namin kahit medyo kinakapos din kung minsan. Masipag talaga kasi ito. Lalo na nga nung manganak na ako. Talagang kayod kalabaw yung asawa ko para makapag-ipon kami. Gusto lang namin noon na patunayan na kaya naming magsarili at umunlad sa buhay sa sarili naming paraan. Pero marami talagang nangyari noong nagsisimula pa lang kami sa sarili naming pamilya. At isa na nga doon
ang dahilan kung bakit nagpadala ako dito sa channel ninyo ng sarili kong karanasan. Isang gabi, galing kami doon sa bahay ng nanay ko at naglalakad kami pa uwi. Dahil medyo ginabi na nga kami at hindi na nga sana kami uuwi at doon na matutulog kila nanay dahil mga ilang buwang gulang pa lang noon yung anak namin. Kaso nga lang, dumating din yung isa ko pang kapatid at ang pamilya nito. Galing pa sila sa kabilang bayan kaya nagdesisyon na lang kaming umuwi dahil syempre masikip na kapag doon pa kami matulog. Maliit lang din kasi yung bahay nila nanay. Naglakad kami noon at hawak-hawak ko yung anak namin. Mga bandang alas 7 na siguro ng gabi yata yon nung naglalakad nga kami pa uwi. Nung biglang tumigil yung asawa ko dahil meron daw siyang naririnig. Parang may naglalakad daw sa likuran namin. Siyempre ako napalingon din. Inilawan ng asawa ko sa likod namin at may pusang kulay itim doon sa daan. Nakatingin yun sa amin nung inilawan ng asawa ko. At talagang mapula yung refleksyon ng mata ng hayop sa ilaw. Pero normal lang naman kasi yon. Kaya hindi naman ako nag-isip ng kung ano agad. Pusa lang pala, kala ko naman kung ano na. Parang may naglalakad talagang tao kanina sa pagkakadinig ko eh. Sabi pa ng asawa ko noon na medyo nagtaka talaga siya. Ako po kasi abala naman sa paghele sa anak namin dahil medyo umiiyak-iyak ito dahil nagising nga habang naglalakad kami. Huwag mo nang isipin yon. Baka kung ano-ano na naman yung iniisip mo ah. Sabi ko naman noon dahil medyo napaisip talaga yung asawa ko. Maya-maya pa, medyo malapit na kami sa bahay namin nung pareho na nga naming marinig na may naglalakad talaga sa likod namin na parang tao talaga kung pakinggan mong mabuti. Tumigil kami ulit at inilawan ulit ng asawa ko. Tapos medyo naglakad-lakad na nga talaga kami pabalik para tignan kung ano nga ba yung nandun. Pero wala naman kaming nakita. Nung bumalik na kami doon sa daan papunta sa bahay namin, nabigla kami nung merong pusang kulay itim na humarang na talaga sa daan namin. Alam kong kahit sino, medyo mabibigla naman kapag may ganong humarang sa daan mo, lalo na nga sa gabi. Dahil malas nga raw kapag meron kang pusang kulay itim na makasalubong sa iyong daan. Pero ang mas nakakabigla, nag-aangil yun habang nakatingin sa akin. Hindi sa asawa ko, kundi sa akin. O baka dahil hawak-hawak ko nga yung anak namin. At yun talaga ang kanyang tinitignan. Hindi rin namin alam kung bakit nag-aangil at parang atakihin talaga kami kung titignan ito. Hanggang sa biglang may malakas na ilaw sa likuran namin dahil meron palang dadaang motor. Pumagilid lang kami saglit sa daan at nang mangyari yon, bigla na lang tumakbo yung pusa palayo. Nung tignan ko yung asawa ko, may hawak na pala itong putol na kahoy na nadampot lang din pala niya. Alerto din talaga yung asawa ko kung sakaling may gawin nga yung pusa. May kalakihan din kasi yon. At yung kanyang tingin sa amin habang naglalaway at nag-aangil, talagang kikilabutan ka din ng di oras. Ang sabi ko nga noon sa asawa ko, tumingin-tingin ka sa daan, baka biglang lumabas ulit yung pusa. Sabi ko pa noon, aswang yata yun eh. Kung wala pang dumaang motor, parang may gagawin talaga yon. Hindi yun ordinaryong pusa. Nakita mo naman yung pag-aangil at paglalaway, di ba? Aswang yung pusang yon malamang. Sagot naman ang asawa ko noon. Pagdating namin sa bahay, sinara nga namin agad yung mga pinto at sinigurado ding nakasara ang lahat ng mga bintana. Mahirap na talaga sa panahon ngayon. Di ba kailan lang may pumasok rin daw sa bahay nila Ate Maria? Aswang daw yun eh, pero nakatakas lang. Sabi pa ng asawa ko noon.
Nabalitaan din talaga kasi namin yung nangyari sa kababaryo namin yon, na pinasok nga raw ng aswang ang kanilang bahay. Dahil nakapaghapunan nga naman kami doon kila nanay, diretso higa na kami at gusto na rin namin talagang matulog. Medyo nakainom noon yung asawa ko pero konti lang, kaya hindi talaga siya lasing. Uminom lang din sila ng konting beer. At kakaumpisa lang din halos nila nung umuwi na kami dahil may sanggol pa nga kaming anak. Nauna nang matulog yung asawa ko noon, kaya pinatay ko na yung mga ilaw at natulog na rin. Maaga rin kaming matulog noon dahil hindi rin kami mahilig makinig ng radyo o manood ng TV. Lalo at black and white pa nga yung TV namin noon. Nakasama din sa mga minana ng asawa ko, sa kanyang mga magulang. Nung masiguro kong mahimbing na rin ang tulog ng anak ko, sinubukan ko na rin matulog. Pero mga bandang alas 9, nung agad nga rin akong magising. Dahil meron nga akong narinig na ingay, hindi sa labas ng bahay, kundi sa loob. Tinignan ko agad ang mag-ama ko at mahimbing pa rin ang kanilang tulog. Naisip ko na baka pusa lang. Pero nung sabihin ko nga yun sa isip ko, agad ding sumagi yung pusa na sumusunod at humarang sa amin sa daan. Dahil hindi yun pusa lang. Kahit medyo tinatamad bumangon, dahil antok na antok pa rin sana ako, naisip kong silipin lang ng bahagya kung ano nga ba yung maingay. Matahimik at dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto. At laking gulat ko nung meron ako agad maaninag. Pinilit ko pang hindi agad magpanik at tignan munang mabuti yon. May pailaw kami sa labas ng bahay at medyo pumapasok din sa loob ng bahay ang liwanag mula doon sa ilaw dahil tumatagos nga sa bintana. Yun ay dahil gawa sa kawayan yung bintana na yung tipong merong mga butas. Kaya naaaninag ko talaga. May nilalang na gumagapang sasahig papunta doon sa kabilang kwarto. Mukha lang tao pero kakaiba. Napansin ko agad na habang gumagapang yon, nakalabas lang yung dila nun. At talagang may kahabaan. Ang payat ng katawan nun at parang walang suot na kahit ano. Yung paggapang niya, kakaiba din. Dahan-dahan lang pero tipong handang umatake. Hindi ko lang alam kung paano yun nakapasok dahil sarado naman ang mga pinto at bintana. Pero wala nga lang kisame ang bahay namin. Gayon pa man, hindi bastang makakapasok yung tao sa maliit na espasyo kahit walang kisame. Bigla po yung pumasok doon sa kabilang kwarto. Hindi ko na nga sinayang yung pagkakataon na nandoon pa siya pumasok sa kabilang kwarto. At agad ko nang ginising yung asawa ko. Nagising naman ito agad at pabulong ko lang na sinabi na merong nakapasok na aswang sa bahay namin. Medyo nataranta siya at agad na kinuha ang baril at flashlight. Ang problema nga lang, dahil na rin sa pagkataranta ko, ay hindi ko nga naisara ang pinto ng kwarto. Natigilan kami agad noon, Sir Dan, nung agad na merong sumilip sa pinto ng kwarto. Nung ilawa na talaga ng asawa ko, agad na bumungad sa amin yung nagliliwanag na mata ng nilalang. Tama talaga ako sa aking naaninag. Nakalabas din yung dila nito at gumagapang siya nung bahagya siyang sumilip. Napasigaw na lamang ako nung agad yung pinutukan ng asawa ko. Meron siyang baril dahil baril pa yon ng kanyang tatay na itinago niya lang. Pero isang putok lang yung kanyang nagawa. At nung kinalabit nga niya yung baril para putukan pa ulit, ay ayaw na nung pumutok. Umuusok lang yon dahil hindi niya rin kasi talaga nililinis yung baril. Kaya pumalya. Nagising yung anak namin noon at iyak ng iyak. Kaya agad nang pinindot ng asawa ko yung ilaw para makita kung tinamaan ba niya. Nung pagbukas nga niya ng ilaw, nakita ko agad yung dugo.
Hindi rin siguro akalain nung nilalang na merong baril yung asawa ko. Umiiyak na ako noon dahil akala ko nakapatay na talaga yung asawa ko. Pero nung buksang maigi yung pinto, dugo lang yung nandun. Binuksan namin yung iba pang mga ilaw at nakita namin na may bahay din ng dugo sa pader. Kung titignang mabuti, parang umakyat yung nilalang doon para makatakas. Pero hindi naman madaling lumabas doon. Kaya naisip namin na malamang nagpalit na ito ng anyo para mabilis na makatakas. Lumabas pa ng bahay yung asawa ko noon, daladala ang itak. Pinasara nga niya sa akin agad yung mga pinto. At narinig ko rin nagising na rin yung kapitbahay namin. Sinabi ng asawa ko noon na pinasok kami ng aswang. Kaya sumama yung kapitbahay namin na habulin yon, pero ilang minuto lang. Bumalik din sila agad dahil wala na raw silang naabutan at mahirap na raw hanapin sa laki din ng gubat doon banda sa amin. Kinabukasan po niyan, agad kaming pumunta kila nanay at nagsumbong nga sa nangyari. Ang sabi nila nanay, baka si Mang Efren daw yung kapitbahay nila. Dahil nung gabi daw na iyon, narinig nilang ang ingay ng mga ito na parang nataranta. Mukhang umuwi daw si Efren na sugatan. Naisip daw nila yon dahil matagal na rin daw silang merong napapansin at matagal na nilang pinaghihinalaan itong si Mang Efren. At siya lang din naman yung silip ng silip sa bintana nila nung nandun nga kami kila nanay. Baka sinundan talaga kami nito. Pinuntahan pa nga ni tatay at tinanong kung bakit sila maingay nung isang gabi at kung napano ba si Mang Efren. Dahil narinig nga nilang parang nasugatan daw ito. Pero sabi ni tatay, ang sabi lang daw ng asawa nito, napaaway lang daw si Mang Efren at nasugatan. Pero sabi ni tatay, halatang nagsinungaling daw yon dahil nung tinanong daw niya kung nabaril ba, ay hindi daw makasagot ang asawa nito. Hindi rin naman nila dinala sa ospital. At wala naman din kaming nabalitaan na nag-report sila sa otoridad kahit napaaway nga siya at nasugatan. Mga lagpas isang linggo din na hindi lumalabas ng bahay si Mang Efren. Malamang siya talaga yon. Pero wala nang paraan para mapatunayan dahil ayaw din naman namin ng gulo. Maswerte na lang siya at pumalpak ang baril ng asawa ko. Dahil kung hindi, baka napatay talaga ito. Hanggang dito na lang din po siguro ito. Mahaba na rin eh. Maraming salamat Sir Dan at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Magandang araw po Sir Dan. Pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Sana ay maayos ang inyong mga sitwasyon habang nakikinig dito sa padalakong kwento. Tawagin niyo pala ako sa pangalang Ivan ng Misamis Oriental. Dito na ako tumanda sa lugar namin na isang maliit lang naman na baryo. 50 na ako ngayon at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya na hindi ko na babanggitin pa. Mga dekada 80 nang mangyari ito. 1987 yata kung tama yung pagkakatanda ko. Ito yung mga panahon sa baryo namin na medyo nagsimula na ulit yung mga usaping patungkol sa mga aswang. Nagkataon pa na yung lola ko ay isa nga talaga sa mga kilala kong tao na galit sa mga aswang. Kapag napag-uusapan, talagang nagagalit siya. Tapos ikukwento niya ng paulit-ulit kung paano siya nakunan nung mga panahong ipinagbubuntis niya ang kanyang bunso sanang anak. Na di umano ay nangyari dahil sa isang aswang. Kaya meron talagang personal na galit yung lola ko sa mga aswang po na iyan. Umabot pa sa punto na marami na siyang nalaman sa mga kahinaan ng aswang at lagi ring nakikinig sa mga balibalita sa mga aswang. Siya ang dahilan kung bakit mula pa nung mga bata pa kami, naniniwala na kami. Wala yatang miyembro ng pamilya namin na hindi naniniwala. Ganon din si Lolo siyempre.
Itago pala natin si Lola sa pangalang Lola Yoli, habang si Lolo Jose naman yung itawag natin kay Lolo. Kapitbahay lang namin sila, katabi lang talaga. Kaya minsan doon din kami natutulog, lalo kapag ginaganahan sa kwentuhan. Masaya po kami kapag yung pinagkukwentuhan namin ay tungkol sa mga aswang. Talagang yun po yung gusto naming pag-usapan lagi. Isang gabi habang nagkukwentuhan kami, biglang meron kaming narinig na huni. Nung una parang ibon lang, pero habang lalo naming pinapakinggan, parang huni talaga ng tik-tik. Siyempre yung lola ko hindi mapakali. Gustong lumabas at hahamunin daw niya yung aswang. Buntis po kasi yung nanay ko noon sa bunso namin. Kaya alam ni Lola na meron talagang pakay kung totoo ngang tik-tik yung naririnig namin sa labas. Mahina lang po yung huni, pero yun nga rin po yung problema. Dahil mas mahina daw, mas malapit. Ganon yung paniniwala nila Lola. Kapag nakapagdesisyon na po si Lola, wala talagang makakapigil sa kanya. Kahit yung lolo ko, walang magagawa. Matapang po kasi talaga yung lola ko. Dali-dali siyang kumuha ng itak at marahang lumabas ng bahay. Napakamot na lang ng ulo noon si lolo at maya-maya kumuha na lang din ng itak para sundan si lola sa labas at baka mapano. Kahit naniniwala naman si lolo, si lola talaga sa kanilang dalawa yung gustong makapatay ng aswang para kahit papaano daw ay makaganti siya sa nangyari sa kanya. Sa pinto sa likod sila pareho lumabas. Akala namin noon gaya lang din ng ibang mga gabi na babalik rin sila agad dahil wala silang makikita na kahit ano sa kanilang paglabas. Hindi na kasi ito yung unang beses na nangyari ito. Nung nakalabas na nga po sila pareho ng bahay, napasilip ako sa may bintana. Titignan ko lang sana kung saan ba sila nagpunta. Pero hindi sila yung una kong nakita, kundi yung gumagapang sa bubong ng bahay namin. Tulad ng sabi ko, magkatabi lang po yung bahay. Merong marahang gumagapang sa bubong namin. Nakita ko po mismo yon. Yun nga agad yung aking napansin. Unang tingin ko pa lang, kinilabutan ako. Dahil hindi ko man makita ng sobrang linaw dahil gabi na nga, may kahabaan po yung buhok nun at parang maliit lang pero tipong sa kilos pa lang, alam mong merong mali. Alam mong hindi normal. E nagkataong si nanay lang po yung nandun at yung maliliit ko pang mga kapatid. Wala doon yung tatay ko ng gabing yon dahil madalas po itong makipag-inuman sa kanyang mga kumpare. Sisigaw na po sana ako noon. Pero mas nauna pong sumigaw si Lola. Nakita rin pala niya. At dahil nasa itaas po ng bubong, wala pong nagawa si Lola kundi pinagbabato po niya yung aswang na iyon at pinagmumura. Doon na po kami naglabasan. Inikutan po ni Lolo sa kabila. Pero masyado pong mabilis yung nilalang. Sinanay po noon, Sir Dan, nagulat na lang nung marinig niyang parang may tumatakbo sa bubong namin at nagbabagsaka na yung kung ano-anong pinagbabato ni Lola. Hinamon niya talagang bumaba. Mas nangingilabot po ako kapag naaalala ko kung gaano kabilis kumilos yung nilalang na iyon nung ginawa sa kanya ni Lola yung pangbabato. At talagang nung pinaghanap namin sa paligid, wala na po agad yon. Nung pumunta po ito sa kabilang side, nainikutan rin nga ni Lolo. Narinig lang daw ni Lolo na merong tumalon mula sa bubong at bumagsak sa lupa. Tapos hindi na nga niya nasundan dahil sa bilis ng kilos. Kagubatan din po kasi sa likod ng bahay. Hindi nagawa ng aswang yung kanyang binabalak dahil kay Lola. Pero umpisa pa lang po yun ng lahat ng mga pangyayari. Nung nagpasukan na nga po kami ulit sa bahay,
Sakto namang dumating nga si tatay. Nagulat siya kung ano nga bang nangyari at aligaga po kaming lahat. Tinanong siya agad ni Lola kung may ideya ba siya kung sino ang posibleng nangangaswang doon sa amin. Nag-isip po yung tatay ko noon at ang sabi po nito, natatandaan lang daw niyang nakasabay nila sa tricycle si Aling Mirna at medyo kakaiba daw ang ikinikilos nito at hawak rin daw ng hawak sa tiyan ng nanay ko. Akala naman daw ni tatay, natutuwa lang din si Aling Mirna dahil wala pa nga itong anak. May edad na ito at hindi na magkakaanak, pero hindi man lang sila nakabuo ng kanyang asawa. Pero kahit papaano, napaisip rin daw yung tatay ko siyempre. Dahil doon, isa na agad si Aling Mirna sa pinaghihinalaan. Ang isa pa ay si nanay naman ang nagkwento. Nakita raw niyang pasilip-silip sa bintana si Aling Nilda. Kababaryo rin po namin. At nung tinanong naman daw ni nanay, hindi naman daw ito sumagot at agad nga rin nagpaalam at umalis. Yung dalawa po na ito, yung pinaghihinalaan namin noon. Ang sabi ni Lola, bantayan daw namin yung dalawa at baka masalisihan pa kami. Gaya nga nang nangyari sa kanya. Ayaw ni Lola na magaya yung nanay ko sa kanya na nawala ng anak dahil sa isang aswang. Nung sumunod po na araw, parehong pumunta sa bahay yung dalawa. Nagkataon pa talaga. Si Aling Nilda po yung nauna. Nagtatanong ito kung pwede ba raw siyang makahiram muna kahit 500. Ilang araw na raw siyang bumubelo, pero nahihiya daw talaga siya dahil buntis nga yung nanay ko. Medyo kumalma po sila nanay noon tungkol sa kanya. Lalo at nangungutang rin naman po kami sa kanya kung kami po yung walang-wala. Pinahiram po siya nila nanay. Nabawasan rin po yung paghihinala nila noon kay Aling Nilda. Habang itong si Aling Mirna naman, pumunta rin po doon sa may bahay namin. Pero hindi po sa harap dumaan kundi sa likod. Partida. Madilim na rin po nung pumunta ito. Inagkataong nasa loob ako ng bahay namin noon at magtitimpla sana ng kape. Mga bandang alas 7 na po yata ng gabi yon. Madilim na talaga. Nakita ko siyang payukong lumapit sa may bintana ng kwarto nila nanay. Maliwanag po yung buwan ng gabing yon. Kaya kahit gasera pa po yung ginagamit namin noon, kita pa rin talaga yung nasa labas. Nakilala ko agad dahil kababaryo ko yon eh. Aminin kong kinabahan po ako agad. Itong magaling naming ama, hindi pa rin po nakakauwi ng mga oras na iyon. Alam ko na talagang aswang si Aling Mirna sa punto na iyon. Sino ba naman ang pupunta doon ng ganong oras? Pero yung bintana po ng kwarto, tinakpan na po namin ng makapal na kulay itim na tela. Napansin po agad yata yon ni Aling Mirna. At laking gulat ko na lang, Sir Dan, nung umakyat po ito sa dingding ng bahay. Yung tipong parang hayop lang na nagagawa niya iyon kahit babae po siya at medyo may edad na rin. Dali-dali akong kumuha ng itak noon sa kusina at pinilit kong maging kalmado kahit nanginginig na ako. Pagkuha ko po ng itak, bigla kong narinig si Lola sabay narinig ko ng sumisigaw si Aling Mirna. Ito palang lola ko, nandoon na pala sa kwarto ni nanay. Napatakbo po ako noon papasok doon. Nang marinig kong parang merong nilalatigo si Lola. Pagpasok ko po ng kwarto, tumambad po sa akin si Aling Mirna. Na nakahandusay na po sa sahig ng kwarto. Galit na galit po ito. Yung itsura nakakatakot. Yung tipong parang nawala na sa kanyang sarili. Nawala na siyang pakialam kahit nalaman namin ang kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat pagtangka po nitong bumangon, hinahataw siya ng buntot ng pagi ni Lola. Talagang inabangan pala siya ni Lola sa kwarto mismo ng nanay ko. Kaya pala maaga ring naghapunan noon yung nanay ko. May napag-usapan na pala sila ni Lola. Sumisigaw po noon si Lola.
Sige, mag-angil ka at sumigaw. Wala namang ibang bahay dito. Hayop kang aswang ka. Dadalihin mo pa sana yung apo ko. Galit na sabi po noon ni Lola. Ayon sa kanya, nagkunwari lang daw natulog si nanay habang nagtago naman daw siya sa may likod ng kurtina. Dahil narinig na nga raw nila na merong kumakaloskos sa dingding. Buntot ng pagi pa talaga yung ginamit ng lola ko. Pagpasok daw po nung aswang sa kwarto, hindi na raw nagaksaya pa ng oras si lola. Hinataw raw niya ng hinataw. Ilang sandali po noon, tuluyan pong nanghina yung aswang. Nagmamakaawa na po bigla si Aling Mirna noon. Samantalang nung una, galit na galit po ito at nanlalaban. Kung si lola lang yung pagbibigyan, papatayin po niya talaga yung aswang na yon. Pero dumating na po si lolo at pinigilan po niya si lola. Nung nag-iiyakan na rin po yung maliliit ko pang kapatid, naisip naman po siguro ni lola na hindi makakabuti kung ituloy nga niya ang kanyang gustong gawin, kaya medyo kumalma naman po ito. Ang sabi noon ni lola, ipagkakalat daw niya sa buong baryo na aswang si Aling Mirna. Kaya depende na lang daw sa kanya kung mananatili pa siya sa baryo pagkatapos. Si lolo na po yung nagpalabas kay Aling Mirna noon. Hinang-hina po itong lumabas at ginawa nga po ni lola ang kanyang banta. Pinakalat po niya sa baryo namin hanggang sa napilitan nga pong umalis si Aling Mirna at ang kanyang asawa. Talagang humanga po ako noon kay lola dahil nga sa kanyang tapang. At hindi ko makakalimutan, Sir Dan, kung paanong mag-isang pinadapa ni lola ang isang aswang gamit lang yung buntot ng pagi. Hindi ko na rin po pahabain pa ito. Salamat po sa pagkakataong ito at sana ay mapili. Paalam. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin ninyo ako sa pangalang Sandro. Taga Marinduque ako at dito rin nangyari ang kwentong ito. Pero mas maigi na siguro na hindi ko nababanggitin yung mismong baryo gaya ng karamihan din sa mga kwento dito. Nangyari ito dekada 90 noong ako ay mga 16 na taong gulang pa lamang. Yung bahay namin ay nakatayo sa lupang pinagmamayarian ng lolo at lola ko. Patay na nga lang sila nung mga panahong ito. Kaya yung tatay ko na rin yung nagmana sa lupa at bahay nila lolo. Dahil kaisa-isang anak lang naman din siya. Yung bahay nga lang namin ay napabayaan na rin at nasira. Dahil lumipat na nga kami sa bahay nila lolo nang mangyari itong kwento. Medyo malawak naman yung lupa. Dahil may mga taniman pa nga ng saging sa likod at meron ding mga gulay. May bakod rin po ito na gawa lang sa kawayan pero may mga parte na nasira na rin yung bakod. Kaya minsan ay labas-pasok lang din yung kung sino-sino doon. Minsan nagnanakaw pa ng saging o ng iba pang mga bungang kahoy. Isang umaga, may nahuli yung tatay ko na nagnanakaw ng mangga. Dalawang binatilyo na siguro ay mga 12 o 11 taong gulang. Pinuntahan agad namin habang nasa taas pa sila ng puno. Pinababa sila ng tatay ko at pinagalitan. Sumagot pa ng pabalang yung isang bata at minura niya yung tatay ko. Kaya nagalit yung tatay ko na muntik na nga niyang masampal ito. Pero hindi naman niya tinuloy syempre at pinaalis niya nga yung dalawang bata. Lahat ng nakuha nilang mangga na nilagay nga nila sa supot, kinuha ng tatay ko. Umalis silang walang dalang kahit ano. Ibibigay naman sana yun ni tatay pero dahil nga sa pagsagot sa kanya nung isa at minura pa siya nito, nagalit na lang talaga yung tatay ko. Sinasabi ko po ito dahil dito nagsimula yung kwento. Kababaryo namin yung dalawang bata na iyon at hindi naman namin nakalain na kinabukasan ay pupuntahan kami ng mga magulang nung isang bata na muntik ng masampal ng tatay ko. Galit na galit yung mga ito at bakit daw sinampal ni tatay yung kanilang anak
Nagulat si tatay dahil tulad nga ng sabi ko, hindi naman niya sinampal yung batang yon. Muntik na pero nakapagpigil siya. Nung nagpaliwanag si tatay ay hindi nila ito pinaniwalaan. Dinuro-duro pa nila kami at dahil lang daw sa mangga ay ganon yung gagawin ng tatay ko. Dumating rin bigla yung lolo ng bata at talagang naghahanap ng gulo. Nilapitan ba naman ito yung tatay ko at kahit uugod-ugod na, sinampal po nito yung tatay ko. Ganti daw niya para sa apo niya. Hindi naman gumanti yung tatay ko lalo at matanda na nga ito. Pero iginiit namin na hindi totoo ang mga sinabi ng bata. At kung hindi pa sila umalis sa loob ng bakura namin ay magkakaproblema talaga kami. Lumabas po noon yung ate ko na nagdadalang tao nga ng mga panahong ito. At nakiusap ito ng mahinahon sa kababaryo namin na umalis na lang sila lalo at ninenervyos nga si ate. Dahil doon ay galit na galit silang umalis at may araw din daw kami. Hindi namin akalaing lalala pa talaga ng ganon. Pero yung akala naming malala na ay meron pa palang mas ikalalala. Isang gabi, umuwi ako galing sa bahay ng barkada ko nung mapansin kong may nakatayo sa may harap ng bahay namin. Nakatayo lang yun na parang matanda pero nakasombrero at nakatingin lang sa bahay namin pero hindi ko talaga nakilala. Nung palapit na ako ay tumakbo yun agad palayo. Sinubukan kong habulin yon, pero laking gulat ko nung ang bilis po nung tumakbo at agad nga yung nawala sa paningin ko. Napakabilis nung kumilos na pagliko po nun papunta banda sa likod ng bahay namin pero sa labas naman siya ng bakod ay nawala yun agad. Nakapagtataka talaga. Pumasok ako ng bahay at sinabi ko yon kay tatay. At nagtaka rin talaga kaming lahat. Pero hindi pa doon nagtatapos. Dahil nung patulog na ako mga bandang 10 PM, narinig kong sumigaw si ate sa kanyang kwarto. Takot na takot po yon. At nung tumakbo nga ako agad papunta doon, naabutan ko yung ate ko na tinuturo yung bintana na noon ay nakabukas na. May nagbukas daw noon mula sa labas at sinilip daw siya habang siya ay natutulog. Nabigla ako agad at pinakalma ko ito. Ang sabi ko, "Ano ka ba naman ate? Paano nangyari yon eh nasa ikalawang palapag tayo?" Sabi ko agad. Dahil hindi ko maisip kung paano may makakabukas doon na nasa ikalawang palapag nga kami. Dalawang palapag kasi yung bahay ni Lolo na namanan ng tatay ko. Nung tignan ko naman agad sa labas ay wala namang hagdan o kung anumang bakas na merong umakyat doon. Ang tanging napansin ko lang noon ay yung mabahong amoy. Parang amoy ng hayop na hindi ko maintindihan. Nung nandoon na nga sila tatay sa kwarto, tinanong din nila si ate. At ang sabi ni ate, nakita raw talaga niya lalo at maliwanag yung buwan ng gabing yon. Tapos bukas pa yung ilaw ng kanyang kwarto. Dahil mas komportable nga siyang matulog kapag bukas lang yung ilaw. Ayon kay ate, parang lalaki daw na ang itim ng balat at medyo mabalahibo. Nakakatakot daw yung itsura at sumilip daw talaga mula sa bintana. Hindi kaya aswang? Sabi agad ng nanay ko noon. Napatingin kami sa kanya nung sabihin niya yon. Dagdag pa nito, yung amoy na naiwan, pamilyar. May bumisitang aswang dito, lalo at buntis itong anak natin. Sabi pa nga ng nanay ko kay tatay, sa aming lahat kasi, siya talaga yung pinaka naniniwala sa aswang, lalo at tubong Iloilo yung nanay ko, na ayon sa kanya, ay meron din daw mga aswang sa kanilang lugar. Habang pinag-uusapan namin yon, Sir Dan, napaatras kami at medyo napasigaw nung may biglang bumagsak na patay na manok sa sahig. Ibinato po yon mula doon sa bukas na bintana na parang tinatakot talaga kami. Yung patay na manok, sarili naming alaga mismo yon. Wasak pa yung tiyan ng hayop na parang kinain. Tumakbo agad yung tatay ko sa bintana noon at hinahamon niyang lumabas yung kung sino mang may gawa nun. Tapos bumaba nga yung tatay ko at lumabas ng bahay
Daladala ang kanyang itak. Inilawan niya ang paligid pero wala na siyang naabutan. Sa galit ng tatay ko, pati yung mga puno ng saging sa harap ng bahay namin ay pinagpuputol niya gamit ang kanyang itak. Lumabas ka! Hindi kami takot sa iyong aswang ka! Sigaw ng tatay ko noon pero wala na talaga siyang naabutan. Malamang ay nakaalis na. Kinabukasan po niyan, pinagtulungan namin ang tatay ko na ayusin na yung bakod. Inayos rin namin yung bintana na hindi na talaga mabubuksan mula sa labas. Pati yung mga talahib at mga maliliit na puno ay tinanggal din namin. Tumulong din yung nanay ko at habang naglilinis ay may nakita bigla si nanay na isang maliit na bote na merong lamang lana. Tinawag niya kami ni tatay. Napatanong ako kung ano ba yung nakita niya at parang ordinaryong bote lang naman yon na merong lamang kung ano. Pero ang sabi ng nanay ko ay lana daw yon at malinis pa yung bote na halatang bago lang yon doon. Sa tingin daw niya ay lana yon na ginagamit ng mga aswang. Kailangan daw nila yon sa tuwing nangangaswang sila dahil pinapahi daw muna nila yon sa kanilang mga balat bago sila makapagpalit ng anyo o magawa ang kung anumang gusto nilang gawin bilang isang aswang. Ang sabi ng tatay ko noon, kung gayon, mahalaga pala sa kanila yan. Baka yan yung kagabi. Nakalimutan niya at siguradong babalikan niya ito. Sabi naman ng tatay ko noon na parang meron ng tumatakbo sa kanyang utak. Kumuha si tatay ng tali at itinali niya yung bote sa may sanga ng puno. Yung tipong abot naman ng tao at nung gumabi na, ay aabangan nga raw namin. Bilog na bilog yung buwan ng gabing yon. Maaga pa ay doon na kami banda nakabantay ng tatay ko. Nagtanong ako noon kay tatay kung kukumprontahin ba namin kapag may pumunta nga roon. At ang sabi ng tatay ko ay depende daw. Kung nasaan yung aswang daw ang pumunta, kukumprontahin daw namin agad, pero kung nasaan yung tao daw, ay hahayaan lang namin at susundan kung sakaling hindi namin agad makilala. Mga bandang alas 9 po, nung may napansin kaming naglalakad palapit doon sa parting nilinis namin. Napayuko kami agad ni tatay dahil hindi namin nakalain na meron ngang pupunta. Payuko-yuko ito at patingin-tingin sa bahay namin habang parang merong hinahanap. Nakasombrero ulit yon na parang pareho sa lalaking nakita ko nung unang gabi. At parang matanda talaga ito. Hanggang sa mapansin nga nito yung bote na itinali ng tatay ko sa may puno. Nagmadali siyang lapitan agad yon nung makita niya yon. Teka, parang pamilyar ah. Parang si Mang Banjo. Sabi ng tatay ko noon, ito po yung lolo ng bata na nagsabing sinampal siya ng tatay ko kahit hindi naman. Nung sinabi yun ng tatay ko ay parang siya nga talaga, pero mukhang mas malik silang kung kumilos kung ikukumpara sa uugod-ugod ng matandang kilala ko. Agad niyang kinuha yung bote noon na parang mahalaga talaga sa kanya yon. Tapos naglakad lang ito palayo. Doon na nga namin sinundan. At nakumpirma namin nung tinahak nito yung daan pauwi sa bahay nila Mang Banjo. Doon na nga hindi nakapagpigil yung tatay ko. At tumakbo agad siya palabas at tinawag yung matanda na iyon. Hayop ka. Ikaw pala talaga yung aswang na bumisita sa bahay namin kagabi. Tinakot mo pa kami. Sabi agad ng tatay ko noon. Nagmaang-maangan pa yung matanda nung una. Ako naman ay nagtago pa rin. Pero nung nilapitan na siya ng tatay ko na may hawak-hawak na ngang itak, kalmadong naglakad palapit kay tatay yung matanda at sinabing pag-usapan daw nila ng maayos. Nagulat na lang ako nung paglapit niya kay tatay ay bigla niya itong dinumog. Doon ako lumabas para sana awatin sila. Pero nung paglapit ko ay napansin ko agad na nagbago na yung itsura ng matandang si Banjo. Galit na galit yon at talagang naging nakakatakot yung itsura. Nung makakita ako ng putol na kahoy ay dinampot ko agad yon at hinampas ko doon sa matanda. Tinamaan ito sa kanyang balikat
dahilan para maitulak siya ng tatay ko at makabangon si tatay. Sabay dampot sa nabitawan ng itak. Kasabay nun ay naglabasan na yung kapitbahay nila Mang Banjo na sarili rin nga niyang anak. Yung mga magulang ng sinungaling na bata. Doon ko na rin inawat agad yung tatay ko. Mabuti na lang at sila-sila lang din yung bahay sa parting yon. Galit na galit pa rin yung matanda noon. Nananlilisik pa rin yung kanyang mga mata kahit inaawat na rin siya ng kanyang anak. Doon na nga sumigaw yung kanyang apo na inamin niyang hindi naman totoong sinaktan siya ng tatay ko, na nagsinungaling lang siya. At nung sabihin yun ng bata, biglang bumalik sa normal yung itsura ng matanda na parang kumalma ito bigla, na parang biglang natauhan. Sinigawan sila ng tatay ko noon dahil totoo nga yung lahat ng mga sinabi namin. Binantaan sila ng tatay ko na wag na wag nang magpapakita doon banda sa amin habang hinihila ko na nga ito pa uwi. Pumasok na rin sa bahay yung pamilya na iyon, pero nabulgar na yung lihim ng matanda na isa nga yung aswang. Alam yon ng mga kamag-anak namin dahil sinabi ng tatay ko, kahit ngayon po, napatay na yung matanda, hindi pa rin talaga nagkaayos ang aming mga pamilya. Hindi naman na nag-aaway talaga kami kapag nagkakasalubong, pero hindi talaga nagpapansinan at kung minsan ay meron talagang masamang mga tinginan. Sa tingin namin ay meron din na nagmana sa pagkaaswang ng matanda, pero hindi lang namin sigurado kung sino. Gayunpaman, yun na yung huling engkwentro namin sa isang aswang, dahil umiiwas na rin talaga ang pamilyang yon sa pamilya namin. Dito ko na rin po ito tatapusin. Salamat po ng marami sa inyong lahat. At sana ay nagustuhan ninyo.